So, hi guys. Ano ba yan? Kinakabahan ako. So, this will be my first ever vlog. So, naisipan ko ng vlog dahil sa quarantine, dahil sa COVID-19. Okay, by the way, I'm so sorry for having this vlog. Actually, hindi ganun kasi ang vlog. Ginawa ko to para magkaroon ako ng outlet sa kung ano yung nangyayari sa akin. At this time. Okay. So, para dun sa mga makikita nyo naman yung caption is depression is real. So, this is all about depression na naranasan ko. Or currently naranasan ko. Yung nag-start ng uro na ako natrabaho dahil sa lockdown. Okay. So, moving forward, dumating si COVID. And, yung nag-start ng lockdown dito, nag-stop din yung trabaho. At first, 15, parang March 20, they started yung lockdown is March 23, I think. Then, from March 23 until the end of March, ang sabi. So, expected namin 2 weeks lang kami mawawala ng pasok. But they extended it, so ang nangyari buong April, as in walang trabaho. So for the past few months, wala akong trabaho. Medyo nade-depress na ako. Kasi syempre inisip ko yung papadala ko para sa Pilipinas. Actually, hindi na ako nang problema sa pagkain kasi nga ang daming relief, ang daming relief na dumari din. Ang iniisip ko lang talaga is pera. Kasi yung papadala ko sa Pilipinas, yung pambayad ko na renta dito. So, na-survive ko naman siya. Yung ilang buwan, wala akong trabaho na lumipas. Parang, okay na. Pero habang tumatagal ka, kahit sa sarili, okay ka. Alam mo, okay ka. Pero, alam mo rin yun. So, okay. So, going to depression. Hindi siya joke. Kasi dumating talaga sa point na parang ayoko nang gumising ng umaga. Kahit marami kang nakakausap dito. Yung mga kasama mo nakakausap mo. Yung mga anak ko nakakausap ko. Siyempre, sa harap nila hindi ka pwedeng magsabi na hindi ka okay. Kasi gusto mo, hindi din sila mag-aalala. Pero, mahirap din pala yung nagtatago ng nararamdaman. Mahirap din pala yung nagtatago ka ng sabihin mo okay ka, pero hindi. Hindi pinsan yun din. Which is totoo. Ang depression is real. Parang, misan, nahihiyan na talaga ako sa mga kasama ko kasi yung dalawang kasama ko dito sa room, may pasok sila, at ako lang yung wala. So, ano nangyayari? May type ko na ayaw ko lang. Tumayo, hindi ako kumakain. Hindi ako lang muna sa kwarto. Ano, misan, papatay na lang ako ng cellphone kasi ayaw ko may kausap. Ay, dumating sa point na, ayun, nag-deactivate na ako ng Facebook kasi yung mga nakikita ko sa Facebook, hindi na talaga siya helpful. Parang mas lalo siya nakakadagdag ng nararamdamang mong lungkot, ng homesick. Parang bang nagsama-sama na yung lungkot, yung homesick. Tapos, yung isipin na wala kang mapadalang pera sa Pilipinas, wala akong maitulong sa pamilya mo sa Pilipinas. Nakakapag-post, nagka-TikTok ako, nakakapag-post ako ng TikTok. Outlet lang yun para makita nila na okay ka. Kasi kailangan mo itago na hindi ka na okay. Iba kasi yung malayo ka. Sila, andun nun lang sila, magkakalapit lang sila, nagkikita sila araw-araw. Ikaw ang layo-layo mo, wala kang magawa. Wala kang makausap. May time na, may araw talaga na wala kang, hindi mo rinitin yung cellphone mo na nag-tri-ring.
lumalabas ng bahay. Kaya ako lumabas ng kwarto. Kung hindi lang ako kinukulit ng mga kasama ko na kumain, hindi ako kakain. Yung mga tumutulong, yung mga pinsan ko, yung ate ko dito, in a way na, alam mo yun, kaya lang minsan parang, the more na tanungin ka, ano, ay, kamusta ka dyan? Parang, the more na naiiyak ka na lang. Dalawang araw na magkasunod, umiiyak ka na lang, tapos, after, okay ka, tatawa ka ng tatawa. Parang, minsan, feeling ko nawawala na ako sa sarili ko. Dumating sa point na, sinabi ko talaga sa mga kasama ko na pwede ba once in a while, katukin niyo ako sa loob. Kasi hindi talaga ako okay. Pero hindi naman dumating sa point na isipin ko na magbigti or you know. Parang, kailangan lang ng kausap pa. Pero yun na, sometimes it doesn't really not helping anymore. So, isa yung sa pinagtaposan namin ko sa mga namin. Kami okay, mga anak ko, yung pamilya ko sa Pinas, lahat ng mga anak ko, okay lang sila. Walang may sakit kanya. So, ginawa ko itong video na to para maging outlet. Kasi, hindi para mag-alala kayo na kayong kamag-anak ko or kayong mga anak ko or family ko na nasa Pilipinas. It's just that siguro hindi ko na din kaya na mag-kim-kim na sabihin ko sa inyo okay ako pero actually kasi may hirap but may hirap magtago. Sa mga nakalala sa alam nilang masayahin akong tao. Tawa lang ako ng tawa. Kahit napaka-sibling bagay, tinatawanan ko. Isigulaki kasi ako. Pero hindi ko masyadong pinoproblema yung problema. Pero, sa likod ng lahat ng tawa ko, lalo na pagkapit. Iiyak ko na lang. Para dun sa mga tao na nakakaramdam ng ganito. Ano yun ang Diyos? Lahat. Siguro lahat ng pain, lahat ng sakit, lahat ng lungkot na nararamdaman mo. Bigyan mo lang lahat sa Diyos yan. At siguro iiyak ako kasi iniiyak ko na lang lahat. Kasi yun na lang yung gumagaan talaga pa kami ko pag umiiyak ako, lalo na pag may kinikinig ako. And sa mga families na may mga kamag-anak ako, and huwag nyo silang kalilimutang kamustahin. Kasi iba pa rin yung pangamusta ng kapatid, ng kamag-anak. Kahit na oo, pare-pareho kayo may pinagdadaan. Pero iba pa rin. Kamustahin ka na. Totong pangamusta ba? Dun sa mga anak ko, kay Ate Gay, kay Rima, kay Amir, kay Nakart, saka kay Owen, love po kayo. Nagpapasalamat ako kasi hindi naman kayo nakakalimot na i-message ako. So, huwag niyong babaliwalain yung mga pamilya nyo or pamilya natin na nasa inyo. Kasi sobrang hirap ng pinagdadaanan nila, especially ngayon. Mahalaga, lalo na ngayon, mahalaga talaga na once in a while, or not once in a while, every time, every day na maalala nyo na, oy, kamusta yun ka ba? Kamusta na kaya? Ano ka nangyayari? Hindi yung tipong kailangan pang mag-post sa Facebook na, okay, kamusta nyo naman ako? Okay pa ba ako? Ganun. Para lang maalala nyo na kailangan nila ng pangangamusta.
So, salamat sa panonood ng video na to. And maybe sa mga next na video, mga happy thoughts and happy videos na i-post ko. But, for sure, this will be the start. And I hope mag-post ako ng iba na mas na maganda. So, ayun nga. Sorry na lang. Sa first vlog ko, medyo emotional. But at least, I was able to express how I feel. And I was able to let the sorrows and the sadness na lumabas sa pakiramdam, you know. And it's maganda sa pakiramdam. Maganda siya sa pakiramdam. And it feels good na nailabas ko siya. So, thank you so much. And magandang gabi, magandang araw, kung saan lang tayo para ng mundo. Goodbye. See you on my next video.